Hello, what is up mga mom, sir, sir, mom? Ako po si Ralph C. Fries, I'm visual artist from Manila. And today, we are going to customize the ZD Toys Iron Man Mark 1. Thank you very much, Sir Eril Justin Baste of Laruanan. Pwede kayong bumili ng Mark 1 sa kanya, ng iba't iba pa ang mga ZD Toys like this. You have the Silver Centurion, kakadating lang nito, bagong release. Yan, re-review natin yan. Upcoming videos natin to, Silver Centurion unboxing and review. And this one, Whiplash version 2. Whiplash Mark 2. Yan, yan yung mga ano natin, upcoming videos. Pero for now, mag-customize muna tayo ng Iron Man Mark 1. So you have the non-LED version and the LED version. Yung LED version, teka, pakita ko sa inyo. Nilagyan ko na kasi ng blue tack para hindi natin ma-spray. Yan siya. So meron siyang light sa chest. Sa eyes, wala. Ano lang siya. Black lang dapat to eh. Pero in this case, naka- silver pa siya. So, i-customize natin yan na magumukha siyang ano, black. Meron siyang black na paint around the eyes. And, yung sa non-LED, yun nga, wala siyang light. And, makikita niyo yung plastic dito, wala siyang laman. Dito, meron siyang design na arc reactor, tapos yun nga, meron pa siyang ilaw. So, maganda siya. Meron din button dito, and also, tinakpan natin ng blue tack yung charging port para pag nag-spray tayo, using Bosni flat black, hindi malalagyan ng paint yung charging port. And just to make sure na hindi rin masisira yung buttons, lagyan na rin natin ng blue tack itong ano, yung button na rin. Yan. Okay. And we have 3 pieces na gagawin ngayon. 1, 2, 3. Isang non-LED, tapos dalawa. Ay, isang LED version, tsaka dalawang non-LED. Okay? Tapos, kukustomize din natin yung mga bases niya. So, you have 1, 2, and 3. Tapos, ito yung mga back na parts. Ito, yan o. Yung mga mechanism niya sa likod. Customize din natin ito. Paint natin. Ipaprime muna natin ng black lahat. Ang primer na gagamitin natin ay Bosni flat black, and kakabili ko lang sa local hardware. This is around 120 pesos. Yan, murang-mura lang, super affordable, and kayang-kaya na i-customize tong tatlo, siguro more than pa. Maraming projects yung nagagawa nito. Ano bang gagawin? Ayun, dalawang multiple coats ang gagawin natin dito, 2 thin coats ng primer black. Tapos afternoon mag-dry brush tayo ng silver and then gold yung gagawin natin dito. So mag-dry brush tayo ng gold using sana ba yan? Kunin ko lang ah. Ayan, gold na metal color. Imamask din pala natin 'to kasi ayaw natin malagyan ng paint itong arc reactor kasi ito yung LED version, umiilaw yan. Ayan, ganyan lang. Safe na yan, hindi na yan malalagyan ng paint. Okay, tapos na tayo mag-spray ng Bosni flat black sa ating action figure na ZD Toys Iron Man Mark 1. And yung next na step na gagawin natin ay mag-apply tayo ng Vallejo Acrylic Metal Color Airbrush Color 77.725 Gold. Ito rin yung backup natin na paint since mauubos na to. Ang gagawin natin dito, dry brushing method dito sa action figure. Sa pag-dry brush, maglagay tayo ng paint dito sa palette. Tapos, i-load natin yung brush using yung palette natin yan. Actually, medyo matubig pa siya. Pero, gagawin natin dito. Tatanggalin natin most of the paint using paper or any porous material. Tapos, since medyo meron siyang moisture, papainitan ko din muna para mas maging dry siya. Yan, kapag mainit na, medyo nawala na yung moisture niya. Yan, pwede tayo mag-start dito sa likod para matest muna natin kung ano yung rehistro niya sa action figure. Yan, medyo wet pa. Medyo wet pa yan. Pero okay lang. Yan. Dry brush lang tayo. Konting-konti lang, medyo marami lang yung paint. Pero, yan. Pwede yung movement ng brush niya. Ayan, ganyan. Yeah, mas okay na siya. Pwede yung movement ng brush up and down, left or right. Yan. Anywhere you want. Any direction you want, pwede naman. Yan.
Ayan, mas nag ang use ng ang method ng ano dry brushing siguro mga 85% tatanggalin niyo dun sa ano dito sa brush. Almost dry na yung brush. Pero hindi naman super totally dry. Meron pang natitirang konting-konting moisture para lang kumapit yung pintura dito sa surface ng action figure. Ayan. Dahan-dahan lang yung paglapat sa mga surfaces para hindi malagyan yung mga crevices. Kasi kaya nga tayo nag primer ng black para yung pinaka madidilim na areas black na. Ayan. So ang use ng dry brushing, lilitaw talaga yung mga details nito, yung mga texture pati yung pattern. In this case, yung mga bolted na parts, ayan, lilitaw, ayan. Dito sa case na to, ayan. Ayan yung mga bolted na parts, texture ng kanyang armor, ayan. Lalo na dito sa chest area, ayan. Dito din, may texture din dito eh. Palalabasin lang din natin yan. So para sa akin, isa to sa pinaka-underrated na skill sa pagko-custom. Kasi hindi naman mataas yung ano niya, hindi mataas yung learning curve niya. Tapos yung binibigay niyang look or upgrade dun sa figure, malaki compared dun sa skill na kailangan. Yun nga, hindi naman kailangan na super detailed, super perfect. Wala naman ding perfect. So yun, hindi ko prefer yung mga ganong klaseng paint job. Mas gusto ko yung may level of weathering palagi. Yan. Alright mga mom, sir, mag-add tayo ng stopwatch para alam natin kung ilang minutes yung nagagamit natin for the custom. So set natin to 0, tapos start natin. Yan. So yung proseso from the priming hanggang from the unboxing hanggang sa priming, tapos ito tatlong coats or 3 to 5 coats of gold. Tingin ko nakaka 2 hours na tayo. 2 hours. Times ano na yun, ha? Tatlo na yun. Siguro 2 hours combined. Mula sa yun, lahat ng proseso. Unboxing, disassembly, ayan, sorting. Tapos priming. And then 5 coats, 3 to 5 coats of gold. And then what else? Yun, yung drying time. Yung drying time natin mabilis na kasi meron tayong blower. Yan, at least meron tayong stopwatch. Yan. Shout out ulit to my wife kasi regalo niya sa akin 'to this Christmas para matatrack natin yung ano. Gusto ko matrack yung hours na na-spend ko rito sa mga projects natin. So yan, lalagay lang natin 'to dito. I-stop ko 'to kapag nag-take a break ako. Or yan, i-re-resume natin kapag nag-resume na ako ng project natin. So, yung next step natin ay maglalagay tayo ng mga camouflage pattern dito sa Mark 1. Gagamitin natin ito. Hero Paints Leather Brown. Tsaka, ito rin, yellow din. Mag-apply tayo ng camouflage dito sa part na to. Yan. Sa armor plate na to. This one. Tapos, ito, itong part. Ito sa arm niya. Dito rin sa back of the arm. Tapos, ito, color yellow. Baba. Dito rin, mamimili din tayo ng mga pwede i-camouflage dito. Usually, areas na malalapad, na mga blank areas, pwede tayong gumawa ng mga camouflage na pattern. Yan. Ito pala, pwede tayong mag-add ng gunship green para makapag-add tayo ng color dun sa camouflage pattern natin. Okay, gamitin natin tong green para sa camouflage design. Yan. Okay, dito naman sa side, gamit tayo ng leather brown. Actually, ito na yung status niya. Ayan, para siyang military na camouflage na pattern. Ayan, try natin dito sa kanyang gilid. Okay, dito. Ayan, camouflage pattern lang din. Liliit lang. Hindi naman kailangan sobrang sinusunod yung mga camouflage na pattern. Pero parang random na lang siya ng mga shapes.
Okay, dito naman sa gas can niya na nagpa-power ng flamethrower, pwede tayo mag-add ng color yellow. Okay, tapos dito sa mata, pwede tayo mag-add ng PH 179 water-based primer black from Armored Komodo. And darken lang natin 'to. Okay, next step, pwede tayong mag-add ng brown wash dito sa katawan or sa armor plate, body armor plate niya no, ni Iron Man. So ang gamit kong paint ay Hero High Pigmented Water-Based Acrylic Leather Brown. So mas maraming tubig kapag nag-a-apply tayo ng wash para hindi masyadong concentrated yung paint. Okay, ang technique lang natin dito, palalabasin lang natin yung texture ng mga rivets and ng armor. So, sa paligid, pwede na, mag-prepare din tayo ng tissue kasi hindi natin siya patatagalin dun sa surface ng action figure. So, pagkalapat natin ng paint, yan, sa corners lang, wipe off agad natin using tissue. Yan. Yan, nag-a-add siya ng shadows around the corners. Okay, next na step natin, gamit tayo ng sponge and PH 179 black water-based primer from Armored Komodo. Yan, ito na yung status ng ating mga action figures. Ito yung LED version, tapos ito yung dalawang non-LED. Thank you very much, ZD Toys. Napakaganda ng gawa niyo talaga. It's a perfect canvas for customizations like this. So yan, kuha tayo ng sponge and ang gagawin natin, maglalagay tayo ng extra weathering, extra layer of weathering dito sa surface ni Mark 1. Ayan, pwede tayong mag-add dito sa corners ng black. Ayan, maliliit lang. Double stippling motion lang gagamitin natin para hindi masyadong dumikit dun sa surface. Konti-konti lang. Let's apply this paint na moderately. Very light lang. Ayan. Let's apply dun sa mga surfaces na malaki yung real estate or malaki yung gold na color para ma-break apart lang yung colors. Ayan. Usually sa corners yan nilalagay para makita yung, usually yan ang nagagasgas na mga parts eh, yung corners. Ayan. So, yun ang gagawin natin. Alright, we are done with Iron Man Mark 1 Gold Version Custom. And nag-add na ako ng red and blue na colors dito sa kanyang arc reactor para mukha siyang merong mga wiring sa loob. Tapos ito yung LED version. Yan, umiilaw na siya. Meron lang siyang button dito sa likod. Yan, and also nag-add din ako ng mga blue colors dito para dun sa mga coils and red para dito sa button. Also, nag-add na rin ako ng red na triangle dito sa kanyang back flap armor. And ito yung mga ano niya, flame effects niya na translucent. So, hindi na ako nag-modify nito. Maganda na siya as is. Ano pa bang mga in-add ko? Ayun, nag-top coat na rin ako using this one, Bosni 191 Flat Clear. Yan yung ginagamit ko na top coat. Tapos, ito yung non-LED version. Sa non-LED version, pinaint over ko yung arc reactor ng white at saka ng turquoise. Yung turquoise dito sa outer part, yung white naman dun sa middle part. So para siyang umiilaw. Ayun, para pala sa detailing nito, yung mga letters, gumamit ako ng Pilot Twin Marker. Ito yung marker na yun. Meron siyang, ang tawag dito, Pilot Twin Marker, meron siyang two tips. Meron siyang fine at extra fine. Ito yung fine. Yan. Tapos extra fine lagi yung ginagamit ko for the detailing yan. Super fine yan. Ang ganda for ano, for detailing katulad nito yung mga text and yung mga pwede ka rin mag-add ng mga diyan yung mga little na speckles or dust. Pero dito in this case gumamit ako ng sponge. Yan oh. Yan. Tapos yung base in-upgrade ko na rin using nag-paint na rin ako ng camouflage design para mas match dito sa ano, sa kanyang mga armor parts. Meron na rin ako signature dito sa likod. And also sa box, actually magsa-sign na rin ako dito sa box eh. Yan, pag ganito, siguro pag ganito na lang. Or pag ganito, ayan. Sign na rin ako sa box. Yan.
o kaya dito, hindi ko alam. Pero maglalagay din ako ng signature para alam natin na kinustomize ko talaga to. Actually, pwede na natin gawin ngayon. Tara, signan na natin to. Paano ba natin to, paperman? Ay, pasaid na lang. Okay? Ganto na lang. Yan, okay. Alright, so ito na sila. Tatlong ZD Toys Iron Man Mark 1 na custom, na gold version. Kaya kung gusto nyo umorder, mag-send lang kayo ng DM sa akin. Ang cost nito ay around $200 each. Okay? So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!